mga pasaway sa sosyedad bilang naanaldaw nindo, mga korupto sa gobyerno, magtago na kamo! Mga putikon na politiko, kamo rurumpagon! Sa programang Bullet, Bullet Express! Bullet, Bullet Express! Kaibalan ang taga-radyong mayong sinasanto, si EDWIN LARA! Bullet, Bullet Express! Mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa opisina ni Colonel Harold Cabonok, ang Executive Officer ng Army Reservist dito po sa Port Bonifacio ngayong araw pong ito. Paswerte po tayo at nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makapanayam ang ating kaibigan at nagsilbi na rin sa buong Bicol bilang spokesman ng mga araw at siya po ay nandito ngayon sa kanyang bagong assignment sa Port Bonifacio. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga, EDWIN, at sa lahat ng ating tagapanood sa inyong magandang programa sa Bicol, buong Kabicolan. Binabati ko kayong lahat bilang inyong sundalo na nakapagsilbi diyan sa buong Kabicolan noong 2009 hanggang 2011. Unang-una po, sir, gusto namin malaman, ano po ang inyong bagong assignment ngayon dito sa Port Bonifacio? Ang assignment ko ngayon ay bilang Executive Officer ng tawag dito G9, Assistant Chief of Staff for Reservist and Retirees Affairs. So ang ginagawa namin ay ang magawa ng mga pulisya tungkol sa mga reservist at para sa mga retirees natin. Mga sundalo na nag-retire, saklaw na namin yon. So yun yung opisina namin. So kami yung administrator, tinatawag na RRA Administrator. Unahin po natin doon, sir, sa yung mga reservist natin, yung mga active natin mga reservist. Paano po ang proseso at sino-sino po ba ang pwede rito? Sa ating mga kababayan, yung gustong sumali sa Reserve Force ay welcome ang lahat, pero may mga pamantayan. Unang-una, ipaliwanag ko muna ano yung Reserve Force. Ang Reserve Force ay yun yung puwersa na pwedeng gamitin ng ating pamahalaan. Parte rin sila ng Armed Forces of the Philippines tuwing may national emergencies. Iyan po yung pangdagdag natin sa regular force. Kung yung nakikita natin mga sundalo na nasa mga infantry division, ang tawag sa kanila regular force. Ang reserve force, iyon yung reserve. Iyon yung tatawagin natin pangdagdag in kaso may gera, in kaso may malaking mga sakuna na kailangan ng mas maraming puwersa na makatulong sa ating mga kababayan. So, itong mga reserve force ay nagmula sa mismong sa ating mga kababayan. Dapat Filipino citizen ka, 21 years old to 64 years old, at kung ano yung ranggong gusto mong kukunin ay depende sa ano yung background mo. So, may mga qualifications. Merong iba't ibang mga grupo, merong group 1, 2, 3, 4, 5, na kung saan ay merong karampatang mga ranggo na makukuha ayon sa circular number 4 ng Department of National Defense. Halimbawa, kung ikaw ay ROTC graduate at ikaw ay nag-POTC o Provisional Officer Training Course, automatic ikaw ay maging segunda kamote, ibig sabihin second lieutenant. Kung ikaw ay MNSA graduate, yung sa National Defense College of the Philippines, Lieutenant Colonel ang makukuha mo. Kung elected official ka at ikaw ay halimbawa mayor, kung governor, Lieutenant Colonel, mayor, may karapatang ranggo yan, no? Kung ikaw ay senador, mayroong rank na makukuha mo. Ngunit kung hindi ka ROTC graduate, kailangan mag-undergo ka ng training. Ang tawag doon ay Basic Citizens Military Training o kaya yung military orientation training. So para sa mga politicians natin, ang dinadaanan nila ay yung military orientation training. Yung para sa mga enlisted personnel, napapasok enlisted personnel, kung hindi sila mag-qualify doon sa para mag-commission bilang opisyal, doon sila papasok sa enlistment. So sa level lang yun ng RCDG o Regional Community Defense Group, kung saan dyan sa Kabicolan ay mayroon dyan yung nasa Camp Simeonola. Mayroon doon yung RCDG na siyang in charge sa administration ng reservist dyan sa buong Kabicolan. So,
welcome ang lahat, no, sa pag-join sa ating reserve force. Malaking tulong, may it be during peacetime, kung mayroong mga natural disasters, at lalo na during wartime, kung tayo ay nilulusob ng pwersang panakop, ay magagamit sila, no? Magagamit sila ng ating pamahalaan. Ayon na rin sa Constitution na kung saan sinasabi na the President and the Commander-in-Chief can call on all citizens to defend our country. So, kung ikaw ay nasa Reserve Force, kung ikaw ay ROTC graduate, lamang ka doon para makatulong para ating ipagtanggol ang ating bayan. Okay. Opisina niyo po ay nandito sa Port Bonifacio. So, paano po yung mga nasa probinsya na may kanya-kanyang kampo or opisina, paano sila doon makakapasok bilang isang reservist po? Kapag kumpleto na yung mga papeles, mayroon yung mga requirements na kung saan makikita naman ito sa aming website, no, sa Langkawal Pilipinas. After niya makumpleto yon, pupunta siya doon sa RCDG. So, sa lahat ng mga probinsya ay mayroong Community Defense Center o kaya yung RCDG mismo, yung pinaka-mother unit ng CDC ay yung tinatawag na RCDG. Halimbawa, kung ikaw ay taga Sorsogon, mayroong opisina doon ng Community Defense Center na kung saan doon mag-fill out ng form, application form. At yung form na yon, doon idagdag mo doon yung lahat ng mga requirements. At ipapasa nila yun sa RCDG, pipirmahan ni RCDG Commander, dadalhin sa ARISCOM dito sa Cavite. Pagkatapos sa Cavite, kung commissionship nyo na, kung commissionship ay makarating hanggang ARISCOM, hanggang makarating dito sa amin. At ang final na mag-approve niyan ay ang Presidente ng Pilipinas. Just like any officer in the regular force. Okay, sir. Maliwa po dito sa ating mga reserve force, yung pong ibang mga reservists natin, anong mga ginagawa nila sa kanilang pagsisilbi sa ating reservist? Merong tinatawag na standby reserve, may tinatawag na ready reserve. Yung ready reserve ay yung mga reservist na regular pumupunta sa kanilang unit, may tinatawag na battalion, ready reserve infantry battalion. Mag-accounting sila, mag-training sila, mayroon silang tinatawag na ADT, active duty training, na kung saan hinahasaan nila ang sarili nila sa mga core competencies, nakagaya rin ng mga sundalo. Mayroon dyan mga drills, mayroong mga platoon operations, company operations, HADR, yung pagtulong sa mga sakuna, yun, pinapractice nila yan. Then, pwede rin silang magsali sa mga courses na kagaya ng platoon sergeant's training, yun na kung saan sa DTS, pwede silang mag-attend doon. May mga reservists dyan na pinapadala natin. Mga CMO course, public affairs course, may isinisingit tayo na quota para sa mga reservists. So, kung wala namang deployment for natural calamities, ang mga reservists natin lagi lang nagpa-practice, na nagsasanay sa kanilang mga core competencies. At iyon ay nangyayari sa RCDG o kaya sa CDC. Dito po sa ating mga yung tinatawag natin mga retirees na po, ano po, yung mga nag-retire na po, ano po ang kanilang mga ginagawa sa ngayon dito sa Army Reserves? Ang mga retired regular personnel, regular force personnel, kagaya namin, voluntary kami na sasali sa Reserve Force. Ang tawag doon, incorporated reservist. Walang sapilitan, voluntary. So kung gusto ko pa rin na makatulong, magsuot pa rin ako ng uniforme tuwing weekend o kaya tuwing may deployment, tatawagin ako, pupunta ako sa Reserve Force by applying as an incorporated reservist. Ang isa pang matulong ko ay kunwari ako ay mahusay bilang tagapagturo, instructor ako sa DTS o Division Training School. Pagka-retire ko, pwede ako makatulong para magturo sa ROTC. Maging part ako ng tinatawag na ROTC training staff. At ang aking skill, ipasa ko doon sa mga kabataan, sa ROTC cadets, para sila naman, dahil ang ROTC, ay magiging officers din yan later on. Okay, o kaya maging part sila ng Reserve Force. Sir, isa pang katanungan pa importante, bilang isang regular na sundalo, mayroon ka pa pong ibang kinakaabalahan sa ngayon, yung pagiging mong isang vlogger. Paano po nyo pinagsasabay po ito?
Sideline lang, sideline. Yung aking blogging activities, part yan ng aking advokasya na makatulong sa information campaign ng ating Philippine Army, paano ikwento namin ang buhay ng sundalo. Paano ipamahagi ang kahalagahan ng pagiging sundalo, yung mga tao na nakapagsilbi sa ating bayan noong unang panahon sa pamagitan ng pagbaliktanaw sa mga kasaysayan. Ano ang nagawa ng magigiting natin ng mga ancestors, lalo na sa military. Kaya I am particularly interested sa military history at bigyan ko ng mukha yon. Halimbawa, sino si Jeronimo, sino si Elias Angeles, sino si Simeon Ola, sino si Macario Sakay, na kung saan ay pwede mong bisitahin yung mga lugar na maiugnay mo sa kanila. Halimbawa, dito sa San Juan, dyan yung tinatawag na pinaglabanan. May lugar dyan na tinatawag na pinaglabanan, yun yung pinakaunang target ng katipunan ni Andres Bonifacio. So, yan ay parte sa aking vlog entry pagdating ng araw na bisitahin ko yung lugar na yun dahil ipakita ko bakit pumalpak si Bonifacio. Kahit paman sa kanyang kapalpakan, yun ay nag-udyok sa lahat ng mga Pilipino na mag-alsa laban sa mga Espanyol. Meron din doon lugar na kung saan doon nagsimula ang Filipino-American War. Nang binaril ni Private Grayson ang isang Pilipino, at yun ang dahilan bakit nagbarilan ang mga Pilipino at mga Amerikano noong February 4, 1899. Kaya malapit na yung February 4, iyon ay isang entry. Bakit importante yun? Mayroon tayong matutunan sa pamamagitan ng pag-aral ng kasaysayan. Ang karamihan ng mga aral sa kasaysayan ay nauulit nang nauulit sa kasalukuyan. Kaya kailangan alamin natin yon, paghugutan ng aral, at ituturo natin sa lahat. Okay. Ano po, sir, ang feeling na ikaw po ay sinusundan ng maraming nanonood sa pag-vlog? Isang karangalan, yung sa amin kasi, ang effort namin ay i-dominate natin ang information environment. Ibig sabihin ng i-dominate, dapat yung narrative, yung mga magandang kwento tungkol sa sundalo, magandang kwento about military service, magandang kwento about public service ay magdomina. Hindi yung mga panay kritisismo, wala namang nangyari. Ipinapakita namin parati na maraming nagagawa ang ating mga sundalo at maraming mga serbisyo na hindi masyadong na-appreciate ng mga ibang mga kababayan natin, panay batikos, nakakalimutan nila, nakikinabang sila sa mga sakripisyo na ginagawa ng mga sundalo, kaya sila ay libreng mang batikos. Pero okay sa amin yon. Ang importante, even ang playing field pagdating sa social media, even. Kung andyan ang mga NPA, andyan ang mga terorista, nagbebenta ng kanilang mga ideya, andyan din dapat ang mga sundalo, nagbebenta ng ideya ng kapayapaan, ideya ng pagkakaisa, ideya ng pagtutulungan ng lahat ng mga Pilipino. Iyon yung mga ideya na example na aking ipinamamahagi doon. Okay. So, sa mga darating pang panahon, sir, ano ba po ba? Maliban doon sa mga istorya na naipasok na natin, ano ba pong inaabangan sa pagbablog niyo? Pinag-isipan ko, marami naman. Feature stories, hindi mauubos yan. Dito sa aming opisina, ay magkakaroon din kami parang blog entry sa aming social media sites na ipapakita namin ano ang mga naitulong ng ating mga reservists sa Pilipinas simula noon pa. Ikukwento namin sino yung mga hunters ROTC guerrillas na tumulong para mabawi ang Manila sa Battle of Manila noong 1945. Sino ang mga taga UP ROTC na yon, taga UST ROTC, FEU ROTC, na tumulong para makulong yung grupo ni Admiral Sanji Iwabuchi noong sila ay mag-depend dito sa Port Bonifacio noong 1945. Kaya natalo ng Amerikano ang mga Hapon dahil malaking tulong yung mga guerrillas na nagpaiwan dito bago sila nag-airborne operations doon sa Tagaytay. So, kapag ikwento natin yan, maalala nila, pwede rin pala kung ako ay mag-reservist. Kung magkaroon ng gera na kagaya sa World War II, iyon pala ang may tutulong natin. At kailangan ulit-ulitin nating ikwento para ma-inspire yung ating mga kababayan na kung ako ay reservist, pwede rin pala akong
kagaya ng isang sundalo ay maging bayani na may ipakita ako ang aking pagmamahal sa aking bayan sa pamamagitan ng pagbuwis na aking buhay kung kinakailangan. Ipapaliwanag ko ngayon kung paano sumali sa Reserve Force. Maraming nagtatanong sa akin, Sir, paano ba sumali bilang reservist? Kaya makinig kayo sa aking tatalakay sa inyo ngayon. Ang mga sumusunod ay ang references ng aking itatalakay sa inyo. Ito yung mga basihan kung bakit mayroong mga kababayan natin na pinapag-serve natin sa Reserve Force. Mayroon yung tawag na Republic Act 7077, AFP Reservist Act of 1991. So dyan nakapaloob yung lahat ng mga provisions kung sino ang pwedeng sumali sa Reserve Force, ano ang mga qualification, ano ang rango, paano sila mag-serve bilang part-time soldiers. D-Disciple number 4, nandiyan din. Nandiyan din ang kapaloob. Ano yung mga pamantayan, ano ang rangong makukuha, at paano mag-serve sa Reserve Force. At meron ding Republic Act 718, an act authorizing the appointment in the grade of second lieutenant in the Reserve Force, yung mga NCOs, yung qualified NCOs natin. Uunahin ko ngayon yung commissionship. Sino ang pwedeng maging opisyal, yung makomisyon? Okay? So merong iba't ibang grupo ang pwedeng makomisyon sa Reserve Force. Yung group 1, group 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang group 1 ay yung mga graduate ng ROTC, POTC, PMMA, MAAP. So, yung lahat ng mga yon doon kayo sa group 1, pwede kayong magpa-commission. Group 2, deserving NCOs. Ang ibig sabihin nun, yung kung ikaw ay sundalo na, no, nasa regular force ka, at ikaw ay pumasad doon sa mga pamantayan, marami, Gold Cross Awardee, college graduate, ikaw ay nahirang bilang best enlisted personnel, pwede kang magpa-commission sa Reserve Force while at the same time nasa active service ka bilang NCO. Group 3, licensed professional. So, mga teacher, yan, pwede yung mga teacher. Kung sino yung may PRC license, yun ay pwedeng magpa-commission. Group 4, yung graduate ng Masters in National Security Administration or MNSA. Automatic with the rank of Lieutenant Colonel yan. Group 5, officers of AFP affiliated reserve unit o AFPARO. So yun yung mga unit na may mga services like water services, kagaya ng hospital, na nagpa-accredit sila bilang affiliated reserve unit. So yung mga officers na nakalagay doon, automatic commission natin yun sa Reserve Force. Group 6, elected officials at saka presidential appointees. Halimbawa, ang isang governor, ang rank na Lieutenant Colonel, kung siya ay gustong sumali sa Reserve Force, ang ating mga senator, congressman, so may kaukulan sila mga rango ayon sa Republic Act 7077. Group 7, yung retired and honorably discharged ng mga AFP personnel. So may tinatawag na incorporated reservist. Pag mag-retire na ang isang regular officer, halimbawa, kagaya ako, kung mabot ako ng halimbawa, gusto ko nang mag-retire pag 56 sa mandatory retirement. Automatically, at volunteer ko yon, gagawin na pupunta ako sa Reserve Force sa pamagitan ng incorporation. So, iyan ang mga general qualifications ng pwedeng sumali sa Reserve Force. Ayon sa paragraph 5C, DND Circular No. 4, dated 05 July 2010. 1. Must not less than 21 years old. At saka hindi pwedeng lumampas ng 64 years old. 2. Must be a Filipino citizen. Must pass the physical examination standards conducted by authorized AFP hospital or civilian government hospitals, and PMA report to be validated by the major service soldier. 4. Graduate of baccalaureate degree
honorary degree except the deserving NCOs. So sa deserving NCOs natin, kung may tinatawag na combat commission, kahit hindi siya graduate ng baccalaureate degree. You must pass the APSAT. O yung APSAT, yun yung exam. Okay? Aptitude test yan, no? Na kung saan ay exempted doon ang mga elected officials, appointed government officials. Okay? So kung meron kayong pre-commission training, basic advanced ROTC, BCMT, SBCMT, or military orientation training for APARO, yan. Tapos dapat may OJT clearance mula sa major service na tools, ibig sabihin sa intelligence. 8, must not have any disqualifications as stipulated at para 5D of circular number 4. Ipakita ko sa inyo ngayon yung commissionship flowchart. Saan dumadaan yung mga papeles? Just for the sake na malaman ninyo gaano kahaba yung proseso. Ito, dito nakalagay yung mga requirements natin. Kapag meron kang application form, meron kang affidavit of non-pending case, meron kang picture, personal data sheet, PSA certified birth certificate, college diploma or transcript of records, meron kang AFP service attitude test, awards and decoration, physical examination report, command clearance, then marami pang ibang mga clearance. Okay, may NBI clearance, mayor's clearance, barangay clearance, so lahat ng mga clearances na yan. At mag-upload kami sa aming website yung lahat ng mga requirements na yan. Kapag makumpleto mo yung mga requirements na yon, pupunta ka ngayon sa RCDG o kaya sa CDC. Pupunta ka doon. Yung pinirmahan mo na application form, kasama yung naka-folder, naka-tab, ng mga requirements, ipasa mo kay RCDG commander o kaya doon sa kanilang personnel officer. Then, iakyat nila yon papunta sa RSCOM, magkaroon ng board resolution, then iakyat yun papunta sa G9 dito sa HPA, at iyon ang mga dadaanan ng papel, so it will take about 2 to 3 months. Okay? So, daming magkilatis dun sa mga papel. Ang sunod kong ipaliwanag ay ang enlistment sa reserve force. So, yung private, sergeants, okay? So, ito yung susunod. So, makikita nyo dito ay ang mga requirements kung ikaw ay gustong magpa-enlist. Ano yung mga requirements? PSA birth certificate, high school or college credentials, police clearance, latest full body picture, drug test. Sa buong kapuluan ay mayroong unit ang Army Reserve Command, ang unit na siyang may saklaw sa Reserve Force Development. So, kung ikaw ay nasa Luzon, Visayas, Mindanao, kung sa makikita natin dito sa slide, ay mayroong tinatawag na RCDG. Ang RCDG ay anak ng ARESCOM. Ibig sabihin, subordinate unit na kung tatawagin ay Regional Community Defense Group na meron ding mga anak na kung tawagin ay Community Defense Center sa mga probinsya. Hanapin mo ang mga units na to sa buong kapuluan kung saan ka man at doon ka pupunta para mag-apply, mag-fill out ng forms at doon din kayo mag-training ng BCMT kung hindi kayo ROTC graduate. So halimbawa, ikaw ay nasa bandang Northern Luzon. Ayan ang first RCDG. Meron siyang lima na CDC na nakadistribute sa iba't ibang mga lugar. Kung ano yung Community Defense Center sa inyong probinsya o sa inyong malapit sa inyong munisipyo, doon ka pumunta, hanapin si Sergeant, hanapin si Teniente, kung sino yung mga tauhan ng arresto doon sa lugar, o kaya hanapin ninyo sino yung mga reservists doon at magpa-guide kayo paano mag-apply sa Reserve Force sa pamamagitan ng pag-fill out ng form doon sa kanilang opisina. Okay? Ito yung mga example. Mayroong 12 RCDG and doon yan sa Mindanao, no? Mayroong 11 sa RCDG, Davao.
Mayroong 9 RCBG andun yan sa Buanga del Norte area. Mayroong 10 RCBG sa Camp Evangelista. Meron sa Cebu area, 7 RCBG. Mayroong 8 RCBG andun sa Ormoc City. At mayroong mga CDC yan. So, kahit saan, sa buong kapuluan, pumunta lang kayo. Magtanong-tanong kayo sa mga sundalo, magtanong-tanong kayo sa mga reservists. Kung ikaw ay graduate ng basic ROTC, yun naman ang agandahan. Automatic, kayo ay mailista bilang mga reservist. Pero ang mga ROTC graduates ay automatically reservist sila upon graduation sa basic ROTC. Pag meron ka ng serial number, pupunta ka sa CDC o Community Defense Center o sa RCBG para malaman mo kung ano ang iyong mobilization center. At palista ka doon para maging member ka ng Ready Reserve Infantry Battalion. Kung ayaw mo, automatic doon ka mapabilang sa natawag na Standby Reserve. Ngunit tandaan natin, in times of war, ipag-uutos ng ating presidente sa lahat ng able-bodied Filipino citizens ay pagtanggol ang ating bansa. Iyon ang kagandahan kung ikaw ay ROTC graduate dahil meron kang basic skills na siyang magagamit mo para ipagtanggol ang ating bansa. Yung mga nasa reserve force ay naghahanda para sa mga eventualities kagaya ng national emergencies, kung usubin tayo ng mga pwersang mapanako, kung magkaroon ng mga malakihang disasters, doon napapakinabangan ang serbisyo ng ating mga reservists sa humanitarian assistance, disaster response, kagaya sa Taal, doon sa paglindol sa Davao region at sa Cotabato, ay malaking tulong ang ating mga reservists. Kaya mga kaibigan, para sa lahat ng naghangad na mapabilang sa reserve force na pagkasarap ang magserbisyo sa ating bayan, may it be in the regular course na kagaya namin, at mas na-appreciate natin yung mga voluntaryo na mapunta sa reservist, walang sweldo, ngunit nakikita natin na talagang sa pagmamahal nila sa serbisyo ay buong puso nilang ibinibigay ang kanilang oras, ang kanilang resources para makatulong sa ating bayan. Kaya welcome sa reserve force. Kung sino sa inyo ang may gusto, ipaabot lamang sa mga community defense center at sa mga RCBGs. Okay. Mga kaibigan, yan po ang ating pag-ipag-usap kay Colonel Harold Cabonok, ang Executive Officer ng Army Reservists dito po naman sa Port Bonifacio. At aabangan po din natin yung mga susunod pang istorya na kanyang ilalabas sa kanyang, sabi nga kanina, sideline na pagbablog bilang isang regular na sundalo. So mula po naman dito sa Port Bonifacio, ako po ang inyong nakasama, si EDWIN LARA po. Magandang umaga, mabuhay. Mga pasaway sa sosyudad, bilang na ang Aldaunindo. Mga korupto sa gobyerno, magtago na kamo! Mga putiko na politiko, kamo rurumpagon! Sa programang Bullet Express! Kaibalan ang taga-radyong Mayong Sinasanto, si EDWIN LARA, Bullet Express! Welcome to a new mobile experience that gives you priority on the Philippines' fastest LTE network, awarded by Ookla. Now you get more data for your digital lifestyle and control to manage your account. This is postpaid that gives you priority, the new smart signature. This is postpaid reimagined, smart signature. Tara na sa JJC Suds Laundry Services. Wash, dry, fold, and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge.
JJC Suits Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suits Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service. Located at Unit 1-E, Red Corner Residences, Don Street, Corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 0999-9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suits Laundry Services. Convenience at its best.